Kai Soto to NBA Draft. Yan nga ang tunay na inaabangan ng libu-libong Pinoy basketball fan sa buong mundo. Siyempre kasama na tayo doon mga ka-hoops. At sa paparating na 2021 NBA Draft ay posible kayang may kumuha sa ating pambato? Saang team naman kaya siya posibleng ma-draft kung sakaling bigla itong mag-anunsyong sasali sa NBA Draft sa taong ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video natin na ito mga ka-hoops. Pero bago yan, para sa mga ka-hoops nating gustong magpa-customize ng sports jersey tulad ng basketball, baseball at football jersey tulad ng mga ito, ay pumunta lang sa official website ng iTrini, isa sa pinaka-legit at quality jersey maker sa buong mundo. Bibigyan kanila ng pribilehiyo na mag-customize ng sarili mong jersey. Maliban sa mga maangas nilang jersey designs, ay sobrang quality ng mga pagkakaborda ng mga ito. Bilang patunay ay umorder na rin ako ng baseball jersey na ito mga ka-hoops. Quality, hindi ba? Kaya't umorder na rin kayo mga ka-hoops. Paano nga ba umorder? I-click lang ang link na aking lalagay sa ating video description at sa pinned comment. At gamitin ang code na WHOOPSPLAY10 nang sa gayon ay mabigyan nila kayo ng discount. Kaya't order na mga ka-hoops! Mabalik nga tayo sa ating main topic mga ka-hoops. Kung sakali ay maraming ang Pinoy na tututok sa 2021 NBA draft na ito. Hindi lang kasi mga half Pinoy bowlers ang makikita nating makakapasok sa NBA, kundi pati na rin ang purong Pinoy bowler na si Kai Soto. Ramdam siguro natin na mukhang hindi nagpapakita ng pagiging interesado sa draft ang kampo ni Kai ngayong taon. Pero malay natin, hindi ba? Maraming plano ang East-West Private patungkol kay Kai na sila lang din ang nakakaalam. Kaya't marami pa rin mga Filipino basketball fans ang naniniwala na sasabak na si Kai sa 2021 NBA draft. Kaya't isang malaking what if, kung sumalang nga si Kai sa 2021 draft, saang team kaya ito posibleng mapunta o team na kukuha sa kanya? Well, maraming NBA teams na nakikilala sa paghubog ng mga manlalaro. Ito nga ang mga teams na bihira lang kumuha ng mga fully developed player na o batak na sa laro kumbaga. Paniniwala kasi nila na kapag batak na sa laro ang isang batang manlalaro ay malaki rin ng chance medyo mailapit na ito sa mga injuries tulad na lang nina Zion Williamson, Ja Morant at LaMelo Ball na hindi pa tumatagal ng taon sa liga ay inatake na ng mga injuries. Pero ang batang manlalaro na kasalukuyang palang nagpapakita ng potensyal at hindi pa sagad ang level ng laro nito ay mas matitrain nila ng maayos nang paunti-unti hanggang maging fully developed ang laro nito nang hindi nalalapit sa pagkaka-injury. Tulad na lang ng Dallas Mavericks, Denver Nuggets at Milwaukee Bucks ay tatlo lamang sa mga teams na sinasabi ko mga ka-hoops. Tatlo sa mga teams na yan ay posibleng sumugal o magka-interes na kunin si Kai Soto. Pasok si Kai sa mga players na hinahanap ng mga teams na ito, lalo na hindi lang puro height ang ating pambato. Dahil meron din itong mga potensyal sa laro na hindi mo basta-basta makikita sa isang normal na big man. Kayo mga ka-hoops, sa pangsarili nyong opinion, alin sa tatlong teams na yan ang best team na mapuntahan ni Kai kung sakaling sasabak na ito sa 2021 NBA Draft? I-komento nyo lang yan sa ating comment section at pag-uusapan natin yan. Uulitin ko mga ka-hoops, kung sakaling sumabak si Kai sa 2021 NBA Draft ay kailangan itong sumama sa gaganaping draft combine. Ayon kasi sa kilalang NBA insider ng The Athletic na si Shams Charania ay sa July 29, 2021 nagaganapin ang 2021 NBA Draft. Again mga ka-hoops, sa ngayon ay isa lamang muna itong malaking what if. Pero hindi natin isinasara ang posibilidad na sumalang nga sa draft si Kai since sa ngayon ay puro ensayo ang ginagawa niya na isa sa mga indikasyon ng paghahanda sa paparating na malaking event sa kanyang basketball career.